Si Belle ay ang breadwinner ng kanilang pamilya. Hikaw sila sa buhay. Dahilan para magdoble kayod siya upang mapunan lamang ang kailangan ng ama't ina niya maging ang dalawa niyang kapatid na nasa kolehiyo na. Ngunit masusubukin ng pagiging matatag ni Belle dahil sa kapabayaan niya. Dahil sa kalasingan, limot ni Belle kung sino ang estrangherong lalaki na nakakuha sa kanya. Hindi alam ni Belle kung sino ang ama ng kanyang triplets. Lingid sa kaalaman niya ay ito pala ang magiging boss niya sa kumpanyang inirekomenda ng kanyang kaibigan. Ating alamin ang buong kwento. Hiring na para sa assistant ang isa sa mga anak ng mag-asawang Madrigal. Gusto mo nang pumasok? May backer ako doon, ipapasok kita if you want. Bigla na lamang saad ni Chichi. Nasa playground sila dahil ginala niya ang triplets. Last month pa siya nagsasabi kay Chichi na aalis na siya sa pinasukan niyang restaurant bilang waitress. Ngayon na wala na siyang trabaho, lumapit siya sa kaibigang si Chichi upang magpahanap ng maaaring maging trabaho ulit dahil hindi naman pwedeng umasa lang siya sa mga magulang. Labis-labis na ang pagdurusa ng mga ito nung makagawa siya ng isang malaking kasalanan na until now pinagbabayaran niya dahil sa pagiging pabaya at paladesisyon niya. Dahil walang ama ang triplets at talaga namang hindi rin niya maipapakilala dahil hindi naman niya kilala. Kailangan niya magsumikap upang masustentuhan ng tatlo. Talaga ba? Magandang balita yan. Sige na, ipasok mo nga ako at paubos na ang budget ko. Hindi naman kasi kalakihan ang naipon ko sa pagiging waitress. Ipasok mo kong assistant, Chichi. Magiging masipag ako. Hindi ka mapapahiya sa akin. Girl, bakit ba kasi ayaw mong hanapin ang tatay nila? Triplets ang naging bunga ng one night stand. Hindi mo keri ang magpalaki ng triplets, no? Paano pag nag-college pa sila? Bakit ayaw mo kasing balikan yung bar tapos hanapin mo sa CCTV footage nila yung lalaki na kausap mo that night? Sana naman may footage pa sila kahit 5 taon na ang nakakaraan, no? Natawa si Belle. Seryoso ka? Sobrang tagal na noon. Limot ko na nga ang pangyayaring yun eh. Lasing kami. And I know hindi naman niya sinasadya. 5 taon nang pinapalaki ng mag-isa ang triplets. So bakit pa ako aasa sa kanya ngayon? Bakit pa ako maghahabol kung nung una nga na malaman kong buntis ako, hindi ko naman naisip na maghabol sa kanya? At isa pa, baka may pamilya na ang taong yun. E di nakagulo pa ako. E sinong kawawa? E di mga anak ko. Paliwanag din niya sa kaibigan. E mali mo naman eh, mayaman pala. Bakit ba kasi hindi mo tanda ang muka? Bakit hindi mo pinagfokusan? Napailing na lamang si Belle. Mama! Patakbong lumapit sa kanya ang isa sa mga anak niya. Si Kiko ang kanyang bunso. Si Kiko, Kevin at Kiel ang kanyang triplets na iniluwal niya ng normal. At kahit halos mamatay na siya, pinagsikapan niyang mailuwal ng maayos ang triplets. Bagay na ipinagpapasalamat talaga niya ng malaki. Yes, anak? Si Kevin, pinag-uusapan nila ang daddy daw namin. Mama, sino ba kasi ang daddy namin? Pareha silang nagulat ni Chichi sa tanong ni Kiko. Kiko, talaga pala tanong, halika nga dito inaanak kong taba Chingching? Niyakap ito ni Chichi. Gusto mo ba ng food? Ito o, may inabot si Chichi sa anak niya. Eat ka na doon, share mo sa dalawa mong kuya. Nakinig naman ang anak niya at hindi na nagtanong pa. See, sabi na nga ba't darating ang time na magtatanong na sila about sa dad nila? Sasabihin mo bang patay na o ipapakilala mo sila kapag nahanap mo? Mas maiging magsinungaling na lang sa kanila. Ayoko na silang paniwalain na babalik ang ama nila at kikilalanin sila. Hindi na ako umaasa, Chichi. Walang ganun. Sa teleserye lang iyon nangyayari. Ito, totoong buhay to. Nasa realidad kami at walang happy ending sa kagagahan ko. I feel sad for you, friend. Napabuntong hininga si Chichi. Basta bukas, dalhin mo na yung requirements mo, okay? Ilalakad kita sa backer ko para ikaw ang makuhang assistant. Napangiti siya at iwinaksi sa isipan ang alalahanin tungkol sa ama ng triplets. Hanggat maaari kasi talaga, ayaw na niyang napag-uusapan ng estrangherong lalaking nakauna sa kanya at nakabuntis. Bumabalik lamang ang kahihiyang inabot niya. Ngunit hindi niya ikinakahiya ang triplets. Bunga man ito ng kagagahan niya, blessing pa rin kung ituring niya ang mga ito. Walang kasalanan ng bata. Hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Yan ang bagay na pangahawakan ni Belle hanggang sa kanyang kamatayan. May chance ba na isang araw makilala siya ng lalaking nakakuha sa kanya? May chance ba na magtagpo muli ang landas nila? Sa tingin kasi ni Belle ay wala na.
Sa lawak ng Pilipinas, mahihirapan maski si Cupido na makita ang lalaking yun. Mr. Madrigal, si Ma'am Celeste po tumatawag habang nasa meeting ka. Inabot ni Darwin ang po niya na naiwan sa office. Si Darwin ay ang driver at kanang kamay niya. Naiiwan talaga ito sa office niya dahil palagi lang naman itong nasa tabi niya bilang utusan. Wala pa siyang assistant sa ngayon dahil nag-asawa na ang matagal niya ng assistant at kailangan nang mag-focus sa pagpapamilya. Inunahan pa nga siya nito. Ngayon ay nagpa-hiring siya upang makahanap ng kapalit. Lumabas na si Darwin nang maibigay ang kanyang cellphone. Agad naman niyang tinawagan si Celeste upang itanong kung bakit ito tumatawag. Tumatawag ako kanina pa. Ito ang bungad ng babae. But why? Utos ni tita. Dapat daw dito ka mag-dinner. Hihintayin ka raw niya. And please lang bago ka mag-no at bago mo ibaba ang tawag. Kahit isang beses lang, pagbigyan mo na ang mami mo. Pinapapunta lang naman niya ako dahil mangungulit lang siya. Ikaw na lang muna ang bahala sa kanya, nandyan ka naman. Busy din ako, Simon. Parang hindi mo mami yung nagre-request sa'yo ah. Sige na, pumunta ka na. Hindi mo malang ba ako na miss? Gosh, nakakasama naman ang loob. Napatawa si Celeste. No. Walang emosyong sagot niya bago ibinaba ang tawag. Wala siya sa mood para pakinggan ng mga rants ng ina niya tungkol sa pag-aasawa. Eh mga kapatid nga niya, hindi nagsisipunta tapos pupunta siya. Isa lang naman talaga ang itatanong sa kanilang lahat eh. Nandoon naman si Celeste. Si Celeste ay anak ng matalik na kaibigan ng ama nila. Palagi itong pumupunta sa kanila kaya malapit na ito sa kanya mga magulang. Tinanggihan mo na naman din pala sila, mami. Natatawa si Migo. Nasa bar siya sa madalas nilang tambayan. Bakit ako lang ba? Natawa ang tatlo niyang kapatid, si Migo, Andrew at Calix. Same, nakaka-pressure kasi na pinag-aasawa na tayo. Eh nangangasawa naman tayo ah. Malokong sagot ni Andrew. Ikaw lang, wag mo akong idamay. Sigunda ni Calix. While Migo was just smiling, napailing na lamang si Simon bago nagpatuloy sa iniinom niyang beer. Lahat naman sila maloko, pero sa isang bagay talaga sila nagkakasundo at iyon ay ang hindi sumipot sa pagtawag ng kanilang mga magulang. Bakit pakiramdam ko kaya ayaw mong mag-asawa until now ay dahil sa babaeng ibinibida mo sa amin 5 years ago. Naibugan ni Calix ang beer na iniinom nito sa tanong ni Andrew. Si Calix kasi ang una niyang pinagsabihan kaya alam nito. Immature pa ako ng mga panahon na yun. That's why hindi ko siya madaling kalimutan. Bakit mo natanong, Andrew? Tanong din ni Simon. Eh baka lang naman napiktado ka pa rin sa babaeng yun. Natatawa nitong sagot. That's impossible. Kung hindi mo siya nabanggit ngayon, limot ko na talaga ang babaeng yun. We all know him. Stop asking Andrew kung nonsense lang naman. Sabat ni Migo. Si Celeste na ang babaeng umaaligid sa kapatid natin. For sure, bukas makalawa sila na ang may relasyon. Napailing si Simon. Celeste and I are not dating. Hindi ako pala patol. Dati oo, pero ngayon, sa company ako nakafocus. Why? Maganda naman si Celeste ah. Coca-Cola body pa because she's a model. So why not her? Tanong ni Calix. Bakit parang napapansin kung ako ang topic tonight? Hindi nga ako sumipot sa dinner with our parents tapos ako naman ang ginigisa dito. Nagtawa na naman ang mga ito. Well, curious lang kami dahil 30 ka na, Simon. Sa ating apat, ikaw ang pinakamatanda at ikaw naman talagang unang dapat na mag-aasawa. Si Migo ang sumagot. Siya nga ang panganay pero wala naman siyang pakialam. Wala pa siyang balak na mag-asawa until now. Inubos lang ni Simon ang iniinom niya bago nagpaalam. Dumiretso na siya sa kanyang kondo. Si Darwin ang driver niya, kaya maaari naman sana siyang maglasing. Ngunit naisip niya rin na may trabaho pa kinabukasan. Masakit sa ulo't mahirap mag-focus kapag may hangover, kaya hindi na lamang siya nakipagsabayan sa tatlo. Isang pinagpalang umaga! Ito ang masiglang bati ni Belle sa triplets na umagang-umaga may kanya-kanyang ginagawa. Si Kiko ay nag-i-enjoy sa kinakain nitong pancake. Si Kevin naman, nakatutok sa TV dahil paborito nito ang panoori ng tungkol sa science. While Kiel is playing chess at ang kalaban nito ay ang kanyang ama. Morning, Mama! Ito ang sabay-sabay na bati ng mga ito. Hindi man lang nila napansin na bihis siya today. And that's because may a-applyan siyang trabaho na sana ay matanggap. Dito na muna kayo kinalolo't lola dahil si Mama ay may pupuntahan lang. Yes po,
Si Kevin ang unang sumagot. Okay, Mama. Segunda naman ni Kiel. Mama, pasalubong ko po. I want candy and toys. Bili ni Kiko bago ito lumapit sa kanya at yumakap. I love you, Mama. Napangiti si Belle. I love you too, bunso. I love you all, mga anak ko. Nagpaalam na siya sa triplets at ganun din sa kanyang mga magulang. Binili na siya ng mga ito na mag-iingat. Masaya siyang umalis upang pumunta sa company na pagpapasahan niya ng requirements. Sinalubong agad siya ng kakilala ni Chichi. Sinabi nito na pumila na siya at tatawagin na lamang ang kanyang pangalan. Mismong magiging boss daw kasi nito ang mag-i-interview dahil mabusisi daw ito kahit galingan daw niya. Ito ang bili ng kakilala ni Chichi. Nilakasan ni Belle at tinihanda ang kanyang sarili dahil anumang oras tatawagin na siya. Belle Ashley Mendoza. Gumapang ang buong kabasa katawan niya nang marinig na tinawag ang kanyang buong pangalan. Pumasok siya agad habang pigil na pigil ang panginginig ng kanyang kamay. Magandang araw, magandang buhay. Siniglahan niya ang pagbati. Nagtama ang paningin nila ng boss. Nakatitig lang ito sa kanya. Animoy sinusuri siya ng tingin. Naiilang tuloy siya, ngunit pinilit niyang i-display ang ngiti niya. Mr. Madrigal, siya na po ang... Pinutol nito ang sinasabi ng katabi. Belle pala ang pangalan mo? Mahinahon itong side. Ah, yes po, sir. Ako ba, kilala mo ba ako? Tanong nito na ikinagulat ni Belle kasi wala naman siyang ideya sa pangalan nito. Ah, ikaw po si Mr. Madrigal po. Yun lang po yung alam ko, sir. Sorry po. Nahihiyang sagot niya. Ngunit tila ba hindi ito satisfied sa sagot niya? Rejected na ba siya? Bakit ba kasi hindi niya inalam ang full name nito? Naiinis si Belle sa kanyang sarili. Pakisabi, tapos na ang pila at hindi na hiring ang company. Walang emosyong utos nito bago tumayo na. Hindi ba siya umabot? Nakakalungkot naman. Sa tingin ni Belle may nakuha na. Napabuntong hininga siya bago napayuko ng bahagya. She's hired. Agahan mo bukas dahil ayoko sa late sa pa-VIP at sa tamad. Naiintindihan mo ba? Hindi porkit ikaw si Belle ay magbubuhay prinsesa ka sa kumpanya. Bakit parang bigla itong naging masungit sa kanya? Ngunit masaya pa rin si Belle. Sa ganda ba naman ang rate dito, sinong hindi sasaya? Umuwing masaya si Belle upang ibalita na tanggap siya agad sa kumpanya. At bilang pasalamat kay Chichi na kaibigan niya, inilibre niya ito. Ngunit bago ang lahat, dumaan na muna siya sa isang store upang mamili ng bili ni Kiko. Sundan mo lang ang babaeng yan. Utos ni Simon, si Belle ang kanyang pinapasundan. Hindi siya maaaring magkamali. Ito na ang babaeng naka one night stand niya 5 years ago. Sinong mag-aakalang magkikita pala talaga sila? Pumasok ito sa isang store. Nanatili siya sa kotse habang tinatanaw lang ito. Ilang minuto lang naman ay lumabas na si Belle. Muli niya itong pinasundan. Naiinis siya na hindi man lang siya nito nakilala. Sinasadya ba nito o hindi lang talaga siya nito natatandaan? Sa hindi kalakihang bahay ito huminto. Hindi pa man ito nakakapasok sa loob mismo ay may batang tumakbo na upang salubungin ito. So may anak na pala ito? For sure, may anak may asawa din. Ano ba itong ginagawa niya? Bakit niya sinusundan ang babaeng to? Eh ano naman kung hindi siya maalala? That was a long time ago. Pinapagalitan ni Simon ang kanyang sarili. Ibalik mo na sa company. Walang ganang utos niya kay Darwin. Napansin ni Belle ang kotse na bigla na lamang dumaan. Nice car, Mama. Turo ni Kiko. Napangiti siya. Don't worry, anak. Kapag nakaipon na si Mama, baka sakaling makakuha na din tayo ng kotse. Kinarga niya na ito papasok ng bahay. Sila, kuya mo, nasaan? Mami, busy sila. Wala nga po akong kalaro eh. Si Lola lang nakikipaglaro sa akin. Sumbong ni Kiko. Hayaan mo na, busy sila. Ito, may pasalubong naman ako sa'yo. Tuwang-tuwa si Kiko sa ibinigay niya. Ma, tanggap na ho ako. May trabaho na ho ako bukas. Masayang ibinalita ni Belle ang magandang nangyari. Ayos pala no. Maganda daw ang kumpanya na iyon, sabi nila. Nakakatuwa naman na natanggap ka. Salamat talaga kay Chichi na nakaalalay pa rin sa'yo at sa mga anak mo. Oo nga po eh. Lalabas po kami para ilibre ko siya. Dahil kung hindi sa kanya, wala po akong trabaho ngayon. Nakangiting wika niya na tinanguan ng kanyang ina. Talo na naman ako.
Reklamo ng ama ni Belle habang si Kiel ay natatawa lamang. Napangiti siya. Kiel, huwag mo masyadong galingan. Malabo na ang mata ni lolo mo, diba? Pagbigyan mo na kahit isang game lang. Wika niya sa anak bago nagtungo sa silid nila ng mga triplets para magpalit. Natawagan na niya si Chichi at sinabi na niyang libre niya today. Pumayag ito tuwang-tuwa. Binigay nito ang lugar na pupuntahan niya dahil nais daw nitong mag-inom para lang ba mag-celebrate daw sa good news. Pinayagan na niya kahit na ayaw na sana niya talagang tumuntong sa mga bar dahil nga hindi maganda ang huling beses na nasa bar siya. Pumasok siyang dalaga. Lumabas siyang hindi na virgin at nabuntis pa. Girl, dito na ako. Kita agad ni Belle ang kumakaway na si Chichi. Natatawa niya itong nilapitan. May drinks na ito sa table. Ngunit wala talaga siyang balak na uminom. Bakit dito pa ay pwede naman sa bahay? Maingay pa dito. Mas enjoy dito. Isi-celebrate na rin ang good news mo. I'm so proud of you, friend. Niyaka pa siya nito. Maraming poging tambay dito. Kaya naman dito ko pinili. Dagdag pa nito habang tumatawa. Gets na kita, alam ko naman eh. Pagsabi mo palang na bar, hindi ba tiyan din naman ang dahilan natin noon? Natawa pa si Belle. Pero may mga anak na ako. Pass na ako sa ganyan. Ikaw mag-enjoy ka sa buhay mo. Huwag mo na akong gayahin. Dahil maganda ka na, hindi ko sasabihin na huwag kang magpapatusok. Pero bilang kaibigan mo, mag-ingat ka. Huwag kang magpa-jontis na gaya ko. Natawa si Chichi. Gaga, gusto ko nga triplets gaya ng sayo eh. Ayaw naman mabuntis-buntis. Tawanan silang dalawa nang biglang may lumapit sa kanilang dalawang lalaki. Nakainom na ang mga ito at halatang makulit na. Inakbayan siya bigla ng isang lalaki. Wanna join us? Libre na namin. Mabilis niyang inalis ang braso ng lalaki na kaakbay sa kanya. Pwedeng umalis kayo at huwag kaming istorbuhin. Ngunit makulit ang mga ito. Dahilan para sampalin niya ang isa dahil sa kakulitan. Inambahan siya ng kanyang sinampal nang sumigaw si Chichi. Sige, subukan mo lang. Subukan mo lang talagang saktan ng kaibigan ko, makakatikim ka din sa akin. Napakunot ang noon nila ni Simon sa narinig nilang gulo. Narinig nila ang babaeng sumigaw. Marami na rin taong nakikichismis. Mukhang may gulo. Wika ni Migo. Binabastos siguro. Ano, G? Aya ni Andrew. Malamang sino pa bang malakas dito? Sabat naman ni Calix. Nauna na siyang tumayo dahil ayaw niya ng puro salita. Nakita niyang pinagtutulungan ng dalawang lalaki si Belle na magiging assistant niya at isa pang babaeng kasama nito. Pinagtatagpo ba talaga sila? Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Dumampot siya ng bote na wala ng laman. Lumapit siya at kinalabit ang lalaking hawak ang braso ni Belle bago ipinukpok ang bote sa ulo nito. Gago ka, Simon! Sigaw ni Migo nang makita ang ginawa niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Gagantihan sana siya ng dalawa. Ngunit mga kapatid niya na ang dumali sa mga ito. Naunang hilahin ni Andrew ang kasama ni Belle habang si Belle ay inilabas na rin niya. Si Calix at Migo na lang ang nakikipagbakbakan sa dalawang manyakis. Bakit sa ganitong oras nandito ka? Walang emosyong tanong niya. Lumikot ang mga mata nito. Sorry sir. Nag-celebrate lang sana kami ng kaibigan ko kasi natanggap ako sa trabaho. Sir, maaga naman po ako bukas, tsaka hindi po ako umiinom. Hindi nga talaga siya nito makilala. Hindi mo talaga ako matandaan? Po? 5 years ago, naka one night stand mo. Hindi mo ba talaga matandaan? Nagulat ito sa tanong niya. Hindi agad ito nakapagsalita. Unang kita ko palang sa'yo, alam kong ikaw ang babaeng yun. Ikaw ba ang estrangherong lalaki na iyon? Hindi ito makapaniwala. Tumango lamang ito. Don't worry. Professional ako. Hindi ko sinasama ang personal sa trabaho. So sana ikaw rin. Wala naman iyon dahil tapos na. 5 taon na ang lumipas at sa tingin ko naman may sarili ka na ring pamilya. Let's not go back there. Gusto ko lang itanong, out of curiosity. Paliwanag niya bago ito sinuri ng tingin. Safe ang kaibigan mo sa kapatid ko. Malamang iahatid na niya ito. Umuwi ka na rin. Opo sir, pasensya na po. Ngunit dahil wala naman itong masasakyan, siya na rin ang nag-volunteer na maghatid dito. Bagay na tinatanggihan nito. Ngunit kanyang ipinilit at dahil siya ang boss, wala na itong nagawa pa. Dito na lang sir, maraming salamat po. Ilang hakbang pa bago sa bahay nito ito nagpababa. Marahil ay magagalit ang asawa nito na naintindihan niya.
kaya't hindi niya na ipinilit. Mabilis itong pumasok sa bahay habang siya'y umalis na rin at hindi na sa bar ang balik kundi sa kondo. Hindi kasi niya kasama si Darwin ngayon bilang driver dahil iniwan niya na ito sa kondo. Pagdating niya sa kondo ay tumawag siya kay Andrew. Inalam niya kung naihatid ba nito ang kaibigan ni Belle sa bahay nito o sa kama ito naidiretso ng kapatid niya dahil alam naman niyang matinik ang kapatid niyang si Andrew. Mama! Halos kapusin ang hininga si Belle pagpasok niya sa bahay. Inabutan naman niyang gising ang ina niya na alam niyang hinihintay siya. Oh, napano ka naman at ganyan ang ekspresyon mo? Gulat ang ina niya nang magtanong. Mama, ang ama ng triplets. Nanginginig si Belle. Naluluha siya na nanginginig dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Kung dapat bang matakot lang siya o dapat bang matuwa siya na nakilala niya na ang ama ng triplets. Ha? Eh bakit? Anong meron sa ama nila? Bakit ba? Maging ang ina niya ay hindi na rin mapakali. Nakita ko na po siya. Nakilala ko na po siya, Mama. Tumulo na ang luha ni Belle. Mama, natatakot po ako. Sobrang natatakot po ako na baka po pag nalaman niya, kuhanin niya ang triplets. Lalo't mayaman po siya. Sobrang yaman po niya. Alam ko pong wala akong laban. Eh bakit ba? Paano mo bang nakilala? At isa pa'y bakit niya makukuha? Eh alam na ba niya? Gaga ka kung sinabi mo agad. Sermon pa nito. Boss ko po siya, Mama. Siya po kasi ang may-ari ng kumpanya na pinasukan ko. At assistant niya po ako. Hindi ko po alam na siya pala ang estrangherong yun kung hindi siya nagpakilala sa akin. Ano pong gagawin ko, Mama? Niyakap siya ng kanyang ina. Tahan na. Hindi ka dapat kabahan. Dahil wala naman siyang ideya kung hindi mo siya bibigyan. Ikaw ang magdesisyon sa lahat. Hindi kami anak. Ikaw ang magpapa siya kung nais mong ipakilala ang triplets mo o itago. Nandito lang kami gagabay sa'yo. Sa ngayon, kailangan mong kumilos ng normal at ituloy ang trabaho mo. Eh anak, kung wala naman siyang asawa, bakit hindi mo sabihin? Maaring tulungan ka niya o kuhanin niya ang triplets. Yun ang kailangan mong alamin para mas mapadali ang desisyon mo. Ito ang payo ng kanyang ina. Mama, sa tagal ng panahon, hindi ko masisiguro. Baka may asawa o nobya na siya. Hindi ko naman nais na isiksik ang triplets at mas lalong hindi ko sila isasangkalan, Mama. Dahil hindi ko makakayanan kapag hinusgahan ng triplets. Dahil sa ina nilang bigla na lang nababalita ang naghabol dahil lang sa mayaman ng ama nila. Hindi ko po iyon gagawin. Nirerespeto ng ina niya ang kanyang desisyon. Maayos silang nag-usap nang walang ipapaalam sa mga anak niya. Ipagpapatuloy ni Belle na palakihin ng triplets na siya lamang. Wala siyang magandang tulog, pero maaga pa rin siyang gumising. Naligot nag-ayos na siya bago kumain. Hindi na siya nagpaabot pa sa tatlo dahil masilim pa lang ay umalis na siya. Sigurado kasi siyang rush hour kaya ay nagahan talaga niya. Mahigpit ang bili ni Simon na bawal ang mahuli at bawal ang pa-VIP lalo na ang tamad. Hindi siya masisira sa trabaho at magiging professional. Saktong alas 7 nang makarating siya. May 10 minuto pa para mag-ayos-ayos. Good morning, sir. Bati niya kay Simon nang makita niya itong pumasok. Tumango lamang ito sa kanya. Dahil nakuha na niya ang mga schedules at naipaliwanag naman na ang gagawin, dumiretso na siya sa pagbibigay kay Simon ng mga schedule nito today. Lunchtime, sir. Maghahanap po ba ako ng restaurant na kakainan mo o magpapadeliver na lang po? Tanong niya upang may options ito. Depende. If malaki ang free time ko, maghanap ka ng restaurant. Kapag hindi, magpa-deliver ka na lang. Noted po, sir. Nauna na siya sa pwesto niya sa tabi lamang ng table ni Simon. Ganito ang setup. No choice naman siya. Naiilang man, wala siyang magagawa kundi ang maging professional at isang tabi ang nakaraan nila ni Simon. May asawa na ka na? Bigla na lang nitong tanong, out of nowhere. Nagdalawang isip siya bago sumagot. Yes, sir. Sagot niya habang nasa monitor ng PC siya nakatingin. Hindi na ito kumibo pa. Bandang alas 11, nag-aya na itong mag-lunch. Bakit hindi ka kumikilos? Tanong nito nang makitang nakaupo lang siya. Po, I'm not an old man para magpoka. Calling me sir is fine. Enough na para ipakitang magalang ka. 30 pa lang ako, Belle. Huwag mo kong patandain. Sumama kang mag-lunch. Assistant kita kaya dapat palagi kang nakasama. Automatic na yun. Hindi ba yan nabanggit sa'yo? Pasensya na po, sir. Agad siyang tumayo at sumunod kay Simon. Sumakay sila sa kotse
sa backseat silang dalawa habang ang driver nito napasulyap sa kanya. "Saan po, sir?" tanong nito. "Ah, dito po." Siya na ang sumagot at ipinakita ang map patungo sa restaurant. "Sige po, ma'am, alam ko na po." Ibinulsa na niya ang kanyang cellphone. Sa buong biyahe, halos mapanis ang kanyang laway. Ano naman kasi ang sasabihin niya? Wala naman silang dapat pag-usapan ni Simon kung hindi naman tungkol sa trabaho. Nakarating sila sa restaurant. Magara ito at talaga namang mayayamang tao lang ang may afford. Hindi pa man sila nakakatapos kumain, may babaeng bigla na lamang sumulpot. Sa postura pa lang nito'y alam niya ng modelo. Isinisigaw din naman ng branding nito ang katauhan ng babae. Sabi ni Darwin, "Nandito ka. And bago mo siya pagalitan, ako na lang ang sisihin mo kasi pinilit ko siya. Sinabi kong emergency at dapat kitang makausap." Wika nito bago tumabi kay Simon. Ngunit napansin yata siya nito kaya't napasulyap ito sa kanya. "Who's this?" tanong nito. "Assistant ko, why?" "Ah, new assistant. Wala naman." Hindi man lang ito umiti sa kanya o binigyan siya ng simpleng pansin. Tila ba naging hangin siya rito? Sa bagay, sino ba naman siya, diba? "Tita wants you to come. Sana naman pagbigyan mo na. Ikaw lang naman ang natatawagan niya sa inyong magkakapatid." Matitigas din ulo ng mga yon. Sawa na sila tito and tita namang ulit sa mga yon. "Simon, hindi mo ba sila mapagbibigyan?" "Can't you see? I'm busy." "As always, nothing's new." Napaira pa ito. "Required ba na pati lunch kasama ka? Gusto ko sanang dalawa lang kami. Pwede ba?" Pasimple, ngunit malaman ang pinupunto nito. Hindi naman makapal ang mukha niya, kaya nagpaalam siya sa boss niyang si Simon bago iniwan ang mga ito. Ngunit ilang minuto lang paglabas niya, nakasunod na si Simon. Napakunot ang noo niya. Ngunit inayos rin niya ang ekspresyon niya nang makita ang modelong babae na inis ang ekspresyon at nakasunod kay Simon. "Gusto ko lang namang mag-lunch kasama ka. Bakit naman umalis ka?" Inis nitong tanong. "Because you're immature, Celeste. Pati ba naman sa free time ko? Pangungulit ang dala mo. Hindi ka ba busy sa trabaho mo?" "Free time ko naman eh. Let's go back. Mag-lunch na tayo, Simon." "I lost my appetite." Walang ganang sagot ni Simon. Sumenyas ito kay Darwin na paandarin na ang kotse. Sinunod naman ito ni Darwin habang si Belle naman ay pumasok na din. Wala siyang imik habang si Darwin bigla na lamang siyang kinausap. "Ganyan talaga si Ma'am Celeste. Makulit dahil may gusto siya kay Sir Simon matagal na." "Eh bakit? Wala bang nobya si Sir?" Pasimpleng tanong niya. Wala siyang panahon sa pagnonobya. Mas abala pa siya sa trabaho kumpara sa pakikipag-date." "Single pa pala ito? Sa 5 taon na hindi niya ito nakita, single pa rin pala ito?" Pihikan siguro sa babae. Ito na lamang ang nasabi niya sa sarili. Ilang sandali pa ay pumasok na si Simon. Si Celeste naman, nasulyapan pa niyang inis na inis. Umandar na ang sasakyang paalis sa restaurant. "Gusto mo ba, sir, magpa-deliver na lang ako?" tanong niya dahil alam niyang hindi pa ito busog. Halos nakadalawang subo pa lang kasi sila. "Darwin, sa mall na lang sa dati." Si Darwin ang kinausap nito at hindi siya pinansin. Gusto na lang tuloy niyang iuntog ang sarili niya sa bintana dahil sa hiya. Sa mall na lang sila kumain sa may food court. Dahil abala pa naman ang boss niya sa pagkain, naglibot na muna siya sa hindi kalayuan. Sa tapat kasi ng food court, may store na puro mga laruan. Nais niyang bilhan ng triplets. Nakita kasi niya ang paborito ng 3. Walang alin lang ang binili niya ito. Ngunit magbabayad na sana siya nang biglang mag-abot si Simon ng cash sa cashier. "Sir, para naman sa anak mo, 'di ba? Treat ko na." "Tama, dapat bayaan na niya para naman ito sa anak nila." "Ah, salamat po." Matapos lang magbayad ay umalis na ito. Sumunod naman agad siya dahil nakakahiya na maghahantay pa ito sa kanya. "Sa office na, Darwin." Utos nito sa driver. Bumalik sila sa office. Back to work na naman. At panisa na naman ng laway ang labanan. "Alam ba na ang asawa mo na dito ka nagtatrabaho sa lalaki na ka-one night stand mo?" Sobrang random talaga si Simon sa pagtatanong. Nabibigla na lamang siya. "Ah, alam naman niya na dito ko nagtatrabaho, sir." "About us, alam din ba niya?" "Ah, sir, hindi." Gustong sampalin ni Belle ang sarili dahil sa kanya mga sinasabi. "Sabihin mo sa kanya, dahil ayoko ng iskandalo." "Opo, sir, pasensya na po.
Tanging sagot niya na lamang. Sino naman pagsasabihan niya ay wala naman siyang asawa. Palabas lang ang mga sinasabi niya. Sumapit ang Sabado. Gala time nila ito ng triplets. Makikiusap sana siya na wag na lang munang lumabas dahil nag-iingat siya na makita sila ni Simon. Ngunit malaki naman ang magiging tampo ng mga anak niya sa kanya. Dapat yata may lalaki siyang kasama just in case dahil nararamdaman niyang maaring magtatagpo talaga ang triplets at ang ama ng mga ito. Tinawagan niya si Larkin. Si Larkin ay ang malapit na kaibigan din nila ni Chichi. Salamat Larkin at nakapunta ka. Pasensya na, inabala ko pa ang pagpapahinga mo. Wala yon basta ikaw at ang tatlong makukulit na Junakis mo. Walang masasayang sa araw ko. Alam mo naman yon, di ba? Sinabi ko naman sa'yo na free ako anytime. Ikaw lang ang hinihintay kong tumawag. Salamat ulit. Tito Larkin! Masayang tawag ni Kiko. Taba ching ching. Natutuwang kinarga ito ni Larkin. Hindi na ito bumaba hanggang sa makarating sila sa park sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Mas maigi na ang malapit lang sa bahay nila dahil hindi naman siguro pupunta si Simon dito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Belle na alam na ni Simon ang bahay nila nung una pa lamang na makita siya nito. Minamanmana na siya nito at kasalukuyan nga itong nakatanaw sa kanila. Hindi nagpapakita si Simon. Nagulat lang din siya na tatlo pala ang anak ni Belle at hindi lang iisa. Napansin din niya na tila ba pare-parehas lang ang edad ng mga ito. Hindi na malaya nila Belle na nakalayo na ang isa nitong anak at napunta sa kanyang pwesto. Dahil siya lang naman ang tao sa pwestong ito, naupo ito sa damo at inilapag ang dala nitong chess. Ayaw ko sa maingay. Please be quiet. Wika pa nito. Napangiti siya. Naalala niya ang sarili niya sa batang kaharap niya. Ganito din kasi siya noon. Ayaw niya sa maingay at napakahilig din niya sa larong chess. Wala ka namang kalaro. Gusto mo bang ako na lang ang kalaro mo? Sure po. Magalang pa rin naman ito kahit na parang cold ang expression. Pwede bang magtanong? Panimula niya habang naglalaban na sila. Si Bella ang mamo, right? Tumango ang bata. How about the two other kids? They are my brothers. We're triplets po. Sagot nito bago tumira. I didn't know that. So ang dad niyo ay yung kasama ni mamo. Natigilan nito at napatingin sa kanya. Why do you want to know? Friend ka ba ng mama ko? Magagalit siya kapag nalaman niya na nakikiusap ako sa taong hindi ko kilala. I'm her boss. Please don't tell her na nandito ako. Napadaan lang naman ako and then nakita ko kayo. So is that your dad or not? May nagtutulak sa kanya na alamin ang tungkol kay Belle. Dala na ito ng curiosidad niya kaya hindi niya mapigilan. That's not my dad po. Wala kaming daddy na kinalakihan. Si Lolo and Lola at si Mama lang ang kasama namin. I need to go. Sa tingin ko po hinahanap na nila ako. And please, huwag mong pahirapan si Mama sa trabaho kasi sa amin pa lang pagod na po siya. Salamat po, sir. Umalis na ang bata. Nakangiti na lamang si Simon. Parang matanda na ang batang iyon kung magsalita. Ngayon ay mas na-curious na tuloy siya kung sino ang ama ng mga bata at kung bakit sinabi ni Belle na may asawa na ito kahit wala naman pala. Nagiging interesado siya sa takbo ng mga nalalaman niya at kung may dapat ba siyang malaman pa. Saan ka ba galing na bata ka? Labis ang pag-aalala ni Belle nang mawala si Kiel sa paningin niya. Nakita niya ito na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. Diyan lang po, may nakalaro nga po ako mama. Don't worry po, I'm fine. Paliwanag naman ito bago nilapag ang dala nitong chess. Gusto ko na pong umuwi. Bagot na saad pa nito. Oh, sige, ayain ko nang umuwi ang dalawa mo pang kapatid. Dito ka na lang muna. Bili niya sa anak bago pinuntahan na si Kiko at Kevin. Pumayag naman ang dalawa dahil pagod na rin daw ang mga ito. Habang pauwi, pasimple niyang binulungan ng kanyang panganay. Nak, next time, sundin si mama na huwag makipag-usap sa hindi kilalang tao, pwede ba? Sa dami ng masasamang tao sa panahon ngayon, nag-iingat lang ako, okay? Don't worry, mama, he's not a bad guy. Nakalaro ko lang naman siya sa chess at magaling din po siya. Napabuntong hininga na lamang si Belle. Samantalang si Larkin naman, nagpaalam na rin matapos silang maihatid sa bahay. Humingi ulit siya ng pasensya sa abalang nagawa niya. Naayos lang naman daw dito dahil ngayon na lang ulit sila nagkita. Mabilis lang ang araw.
Lumipas ang Sabado at Linggo at ngayon, balik trabaho na naman si Bella. Abala na naman siya at gabi na lamang ulit niyang makakasama ang triplets. Ingat anak, bilin ng ina niya nang maihatid siya nito sa labas. Ngumiti siya bago dumiretso na ng lakad. Nakarating siya sa kumpanya at ilang minuto na naman ang sobra niya sa oras para lang walang masabi si Simon sa kanya kaya talagang inaagahan niya ang pasok. Good morning sir, bati niya nang pumasok ito. Hindi ito kumibo para tuloy siyang napahiya. Wala ba ito sa mood? Give me my schedule. Utos nito na agad niyang sinunod. Balak na sana niyang bumalik sa pwesto niya nang magsalita si Simon. Hindi ko pa sinasabing maaari ka nang maupo. Stay there. Stand still. Utos ni Simon. Bakit siya ang pinag-iinitan nito kung naiinis ito sa iba? Gusto sana niyang magreklamo. Ngunit nagtimpi na lamang si Belle. 10 minuto na yata siyang nakatayo nang muli siyang bigyan ng atensyon ni Simon. Maupo ka na. Mabilis na naupo si Belle. Ito lang naman ang hinihintay niya dahil sobrang sakit na ng mga paa niya. May dapat ba akong malaman? Sir? Takang tanong niya. Baka may dapat akong malaman, Belle. Sa loob ng 5 taon, madami akong hindi alam sa'yo. Isang gabi lang naman yun. Pero bakit bigla ako na curious? Out of curiosity, gusto kong balikan ang nakaraan, Belle. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Ho, sir, ano pong... Pinutol siya nito. Tumingin ka sa mata ko ng diretso at sabihing mali ako, Belle. Ipamukha mo sa akin na wala na dapat akong balikan. Tsaka ako titigilan nito at magpupokus sa trabaho. Pinilit ni Belle na tumingin ng diretso. Wala ka nang dapat balikan, Sir Simon. Ikaw na ang nagsabi na past is past at dapat tayong maging professional. Matapang niyang wika dito. Tumangoy ito sa kanya. Tama ka. Sang-ayon nito bago inayos ang sarili. Lumabas na muna si Simon. Nakakahiya ang ginawa niya. Tila ba nawala siya sa tamang katinuan. Para siyang nasisiraan ng bait at pati ang past nila ni Belle ay nabanggit niya. Sa kanilang dalawa bigla siyang nagmukhang hindi pa nakakalimot sa nakaraan. May gusto kasi siyang patunayan sa sarili. Pero nagdadalawang isip niyang paniwalaan ang kanyang iniisip. Malabong mangyari ang iniisip niya, hindi dapat siya magduda. Kahit papakiramdam niya may obligasyon siya, dapat niya na itong iwaksi. Si Belle na mismo ang nagsabi na mali ang iniisip niya. Matapos lang ang duty niya bilang CEO, dumiretso na siya sa bahay ni Migo. Hindi na sila sa bar tonight dahil sa iskandalo na pinasok nila nitong mga nakaraang gabi na nakita niya si Belle. Nasaan ang iba? Tanong niya nang makapasok at madat nang si Migo na mag-isang umiinom ng beer. Wala pa, wala yatang balak pumunta. Abala si Kalik, sabang si Andrew. Wala akong ideya kung nasaan. Si Darwin pala, ba't ayaw mong isama dito? Tanong pa ni Migo. Pag ganitong ginagabi ako, pinapauna ko na siya sa kondo. Pahinga na niya eh, bakit ko pa siya isasama? Para lang hintayin ako. So, kamusta naman pala ang babaeng sinagip mo sa mga manyakis? Tanong ni Migo bilang pag-iiba sa usapan. Ayos lang, maayos naman siyang assistant. Why? Wala lang. Curious lang ako kung bakit grabe na lang mag-react nung nakita mong binabasto siya. Lagkit ng tingin mo that night eh. Dagdag pa ni Migo. Siya yung babaeng naka one night stand ko 5 taon na ang nakakaraan. Weh, grabing tadhana naman yan. That's awesome. Gulat na gulat si Migo. So ano, may sparks pa rin ba? I mean, mauulit ba? Natatawa nitong tanong. She's just my assistant. Yun lang yun, Migo. Wala akong planong mag-focus sa pagkain muli sa kanya. At isa pa, may anak na siya, triplets pa. Really? The one that got away mo pa naman siya. Akala ko wala pang asawa at anak. Asawa, parang wala. But I'm not sure. Sandali, bakit siya ang topic? Naiinis na nga ako. Gusto kong kalimutan ang nakakahiyang ginawa ko kanina. Pinaalala ko pa sa kanya ang nakaraan. Nagmukha tuloy akong hindi pa nakakalimot. Si Celeste kasi pansinin mo na para hindi ka ganyan. Patay na patay sa'yo yung tao. Hindi ako interesado sa kanya. Hindi ako interesado sa pag-ibig, Migo. Walang emosyong sagot niya. Magiging interesado ka kapag nakatapat ka ng babaeng makakapagpatiklop sa'yo. Naniniwala ako na sa mga susunod na taon, iisa-isahin na tayo ni Cupido. Natawa si Simon.
Ilang boteng beer pa lang yan eh, ganyan ka nang mag-isip? Lasing ka na ba? No, seriously, naniniwala talaga ako. Hindi na siya kumibo pa. Iba ang pananaw ni Migo kumpara sa kanya. Habang naniniwala ito sa pag-ibig, siya naman ay walang balak na pumasok sa commitment dahil magkakagulo lamang ito sa pagpapatakbo niya ng kumpanya. Pansin ko, palagi kang balisa, tanong ng ina ni Belle. Inihahanda nito ang almusal niya. Po, maang-maangan niya. Palagay ko'y natatakot ka. Natatakot ho ako malaman ni Simon na may anak kami. Diretsahan niyang sagot. Eh bakit, nakakahalata na ba? Meron na ba siyang ideya? Sa palagay ni Belle ay oo, may ideya na ito. Ngunit katibayan na lamang ang wala. Wala rin naman kasi itong mahita sa kanya. Dahil wala talaga siyang balak na ipangalandakan dito na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila. Para ano pa ba? May umaaligid ng babae dito. At isa pa, kinaya naman niya simula baby pa lamang ang triplets. Eh bakit dumating na ba sa punto na tinatanong kanya kung may naging anak kayo? Muling tanong ng kanyang ina. Malapit na po mama, pero pilit kong nilalabanan at patuloy kong ilalaban. Anak, eh paano kung isang araw? Kailanganin mo ang ama ng triplets? Napakunot ang noon ni Bella. Po, sa tingin ko naman hindi ko siya kakailanganin. Sa tingin ko kasi dapat mong ipaalam, lalo't wala pa naman siyang asawa o nobya. Mas magiging mahirap kasi ang sitwasyon kapag sinabi mo kung kailan may magiging pamilya na rin siya. Hindi ba't mas masasaktan ng mga bata? Mas maigi na hanggat hindi pa nagiging komplikado ay ipaalam mo na. Naisip ko lang na may karapatan din naman siya bilang siyang ama ng triplets. Hindi naman niya tinanggihan ng mga bata, di ba? Ikaw ang kusang nagdesisyon na ilayo sila sa ama nila. Ma, may dahilan naman ako ah. Hindi ko po siya kilala that time at ayoko na rin pong kilalanin siya. Eh ngayong kilala mo na, bakit ayaw mo pa rin? Tumulo ang luha ni Bella. Dahil natatakot akong mahulog na naman ang loob ko sa kanya. Natatakot ako maisuko ko na naman ang sarili ko, mama. Napakarupok ko pa naman. Mana ako sa iyo eh. Hindi naman po siya nawala sa isipan ko kahit hindi ko siya nakilala. Umiiwas ako, mama, kasi ayokong lumalim tong nararamdaman ko sa kanya nung angkinin niya ako. Sapat na ho ang mga anak ko. Ito ang paninindigan ni Belle. Ikaw ang magdedesisyon, anak. Nandito lang naman kami para gumabay. Matapos ang masinsinang usapan, nag-almusal na si Belle. Dinalian lang niya dahil ayaw talaga niyang mahuli kahit ilang minuto o segundo. Ayaw niyang may nasasabi sa kanya sa trabaho. Good morning. Nagulat siya nang si Simon ang unang bumati sa kanya. Good morning po, sir. Balik na bati niya rito. Coffee po? Alok niya sa boss niya. Tumango ito kaya agad naman siyang gumawa ng coffee para kay Simon. Nandito lang din naman sa office nila ang coffee machine. Walang schedule ng meeting si Simon ngayong araw, kaya't kahit tumunga nga lang ito buong araw. Wala akong meeting, pero may nakaset akong lunch with my brothers. Noted po, sir. What time po, sir, ang balik mo? Ngunit kumunot ang noon ito. Tingin mo may iwan ka dito? You're my assistant, at kahit nasaan ako, sasama ka hanggat hindi pa tapos ang duty mo. Naiintindihan mo naman, di ba? Napaawang ang labi ni Belle. Opo sir, mabilis niyang sagot. Lihim na napabuntong hininga si Belle. Hindi pala siya ligtas, kasama pa rin siya. Inayos niya ang sarili bago nag-focus sa mga email na natatanggap na kailangan niyang isa-isahin upang alamin kung mahalaga ba ito at dapat bang bigyan ng pansin. That's enough, we need to go, awat sa kanya ni Simon. Hindi na malaya ni Belle na tanghali na pala. Mabilis naman siyang kumilos at dinampot ang bag niya. Si Simon naman, nauna na sa kanya at sumunod na lang siya rito. Nagulat lang si Belle nang wala namang mga kapatid si Simon pagpunta nila sa restaurant. Napaaga lang ba sila o wala talaga? Ito ang tanong niya sa sarili. Huli na po ba tayo? Umalis na ba sila o masyado lang po tayong napaaga? Magalang niyang tanong. Sabi ko, diba, sir, is enough? Ayokong pinagmumukha mo kung matanda. Sorry, sir. Wala sila, hindi talaga sila pupunta. Sinabi ko lang yun para hindi ka na magtanong pa. Kumain ka na. Last time na nag-lunch tayo nila Darwin, nasira lang because of Celeste. Pambawi ko na ito. Kaya pala wala si Darwin ngayon. Gusto sana niyang magtanong. Ito pala ang dahilan.
Ah, sir, ayos lang naman po, hindi na kailangan. Saad pa ni Belle, hindi na ito kumibo pa. Sinunod na lamang ito ni Belle at marami siyang kinain. Matapos kumain, nagpaalam muna siyang magsi-CR lang upang mag-ayos ng kanyang lipstick. Ngunit na out of balance siya, dahilan para muntik na siyang sumubsob kung hindi lang siya nahawakan ni Simon. Nagulat siya at napatitig sa mata nito. "Careful, Belle," sambit nito mula sa malambot na ekspresyon. Nakabawi rin naman agad siya at agad na umayos. "Pasensya na, nagmadali ako. Muntik pa kitang maipahiya, sir." Dumiretso na ng CR si Belle. Samantalang si Simon naman ay napangiti na lamang. Napakalampa naman pala ni Belle. Basta na lang na out of balance. Nasubsob pa sana ito kung wala siya. "Hello po." Naputol na lamang si Simon sa iniisip niya nang may batang lumapit sa kanya. "Hi." Bati niya sa bata bago nagtanong. "Nasaan ang magulang mo? Delikado ang mag-isa lang." "Nasa kabilang table po. Gusto ko po sana ng kalaro at magiging kaibigan. Itatanong ko lang po kung may anak ka na po na pwede kong makilala." Napaka-inosente ng bata. Wala pa akong anak," sagot niya bago hinaplos ang buhok nito. "Sige na, bumalik ka na sa magulang mo. Baka mawala ka lang pag pagala-gala ka." Sumunod naman agad ang bata. Bigla na lang may kirot sa puso ni Simon sa hindi niya malaman na dahilan. Masaya nga kaya ang may anak? Gusto rin niyang maramdaman minsan ang maging pamilyadong tao at may anak na kumukulit sa kanya. Ngunit sumasagi rin sa isipan niya na hindi dapat siya nagpapadala sa emosyon. Siguro kung nagbunga ang one night stand nila ni Belle, malaki na ang anak nila. 5 taon na rin sana ito ngayon. Iwinaksi ni Simon ang iniisip niya at napailing na lamang. "Tita, bakit ba napakatigas ni Simon? Hindi niya po ako pinapansin," maktol ni Celeste. Nasa bahay siya ng magulang ni Simon dahil ilang araw na siyang hindi kinakausap ng binata. Simula lang nung paalisin niya ang assistant nito, tila yata nagalit ito sa kanya ng matindi. "Busy lang si Simon, iha. Hayaan mo na lang muna siya. Wala rin naman kami magagawa kung ayaw talaga niya." "Pero pakiramdam ko, nilalandian siya nung assistant." "Sinong assistant? Bakit, may bago na ba siyang assistant?" tanong ng ina nito. "Yes po, bago pa lang pero hindi ko na talaga gusto yung aura niya." Sumbong pa ni Celeste upang masira ang imahe ng kinaiinisan niyang si Belle. Ngunit kahit anong sabihin niya ay walang epekto. Gustong-gusto nga niyang puntahan si Simon, ngunit hindi naman niya alam kung nasaan. Si Darwin kasi hindi sumasagot sa mga tawag at text niya upang itanong kung nasaan ang amo. Sa palagay ni Celeste ay nabilinan na ni Simon si Darwin. "Saan ka na naman galing?" yamot na tanong ng ina niya na makauwi si Celeste. "Sa bahay ng magulang ni Simon, saan pa ba? Habol ka ng habol sa lalaking hindi ka naman gusto. Sana noon pa lang napansin ka na niya kung may pag-asa ka talaga. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa trabaho mo? Modelo ka, Celeste. Marami kang opportunity na nakukuha. Kaya wag mong pinag-aaksayahan ng oras ang panganay na anak ng mag-asawang madrigal," pangaral ng kanyang ina. "Bayaan mo ang anak mo." Hindi na nakasagot si Celeste nang sumabat na ang kanyang ama. "Dapat nga niyang makuha ang loob nito eh. Malaki ang may tutulong ng kumpanya ni Simon sa negosyo natin. Hayaan mong kumilos ang anak mo. Dapat lang na wag niyang hayaan na maunahan siya ng iba. Siya dapat ang maging asawa ni Simon." Napangisi si Celeste. "Dapat mong hadlangan ang mga taong umiepal sa inyo ni Simon. Matapang ka anak, di ba? Lumaban ka. Huwag kang magpapatalo dahil wala akong anak na talunan." "Yes, Daddy." Nakangiting sagot ni Celeste bago dinampot ang bag niya at dire-diretsong lumabas upang puntahan si Simon. Nakabalik na si Belle at Simon. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang nasilayan niya kanina. Nakita niya ang ngiti ni Simon habang kausap ang bata. Nakita rin niya ang lungkot sa mata nito nang bigla itong tanungin ng bata kung may anak na ba ito. Para tuloy siyang sinasakal, para bang pinipiga ang kanyang puso. Lumabas na muna si Belle upang tawagan ang kanyang ina. Gusto lang sana niyang itanong kung may bilin ba si Kiko. Baka may nais itong ipabili. Ngunit wala naman daw, kaya bumalik na siya sa office. Hindi na siya nakakatok dahilan para mabigla siya nang makita si Simon na walang suot na pangitaas. Nakita niya ang abs nito na napakarami. Napaiwas ng tingin at agad na humingi ng paumanhin. "Sorry po, sir." Narinig niya ang pagtawa ng lalaki.
Why? Hindi ba't nakita mo na rin naman to? Bakit kailangan mo pang mahiya, Belle? Umiba ang boses nito. Napalunok si Belle ng sunod-sunod. Hindi niya alam ang isasagot sa mga oras na to. Naramdaman kasi niya ang biglang pag-init ng kanyang pakiramdam. Lalo na nang mapagawi sa ibabang parte niya si Simon. Sinusubukan ba siya nitong akitin? Natapunan ng kape, kailangan kong magpalit pero bigla kang pumasok. Napahiya siya sa iniisip niya na gusto siya nitong akitin. Natapunan naman pala kasi ng kape. Mali ang iniisip niya. Gusto tuloy kalto ka ni Belle ang kanyang sarili dahil sa pagiging delulo. Bakit namumula ka? Natatawa pa nitong tanong. Eh bakit ba hindi ka pa kasi magbihis? Inis na tanong ni Belle. Nagulat siya dahil nabigla lang naman siya. Patay na talaga siya, baka mawalan siya ng trabaho. Sorry sir, sorry talaga. Yan ang gusto kong makita, kung paano ka mainis. Para kasing hindi ka makabasag pinggan. Napakagat labi pa si Simon bago siya nilapitan. Ikinulong siya nito sa bisig. That was a long ago pero detalyado pa rin sa isipan ko, Belle. Gusto mo bang ipaalala ko lahat sa'yo? If you say yes, I won't stop. But if you say no, pakakawalan kita. Sa boses pa lang ni Simon, sobrang naakit na si Belle. Tila ba nakalimutan niya na kung paanong humindi? Yes. Nilamon na si Belle ng karupukan niya at yes ang kanyang nasabi. Walang pagdadalawang isip namang sinunggaban siya ng halik ni Simon. Wala itong tigil hanggang sa malunod siya at kapusin ang hininga. Kapwa sila hinahabol ang kanilang hininga ngunit ang dalawang kamay ni Simon ay hindi natigil. Napasulyap siya sa pinto dahil baka may pumasok. Masyado na siyang nalulunod ng kasabikan sa mga oras na to. Hindi na siya makapag-isip ng matino. Don't worry, there's no CCTV in my office. Nakasarado ang pinto kaya walang makakapasok. Anas ni Simon bago siya muling hinagkan sa labi pababa sa kanyang leeg. Kumikiwal ang katawan ni Belle. Sa loob ng 5 taon, si Simon lang ulit ang muling makakakuha sa kanya. Hindi na namalaya ni Belle kung nakailang round ba sila. Basta ang alam lang niya, lahat ng parte sa office nito, nasubukan na nila ni Simon. Wala itong kapaguran, tila ba sabik na sabik talaga sa kanya. What? Tanong nito nang mapansin siyang nakatitig. Kasi yung gamit ko nasa table mo. Nauutal niyang sagot dahil hanggang ngayon kinakabahan pa rin siya. Inabot ito ni Simon sa kanya. Gusto mo bang ako na ang magsuot? Nakangisi nitong tanong. Hindi siya kumibo at siya na ang nagsuot. Patay siya sa kanyang ina kapag nalaman na bumigay na talaga siya ng tuluyan. May nangyari na naman sa kanila pero hindi pa rin alam ni Simon na may anak na silang triplets. Gigisahin siya ng ama't ina niya pag ito ay nalaman. Saktong nakaayos na silang dalawa nang biglang may kumatok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto at agad na tumambad si Celeste na nakataas pa ang kilay sa kanya. Si Simon ang pinunta ko, tabi! Mataray na bulong nito. Dumiretso ito kay Simon at akmang hahalik nang pigilan ito ni Simon. Bakit na naman Celeste? Wala naman, miss na kasi kita eh. Sorry na, pwedeng wag mo kong iwasan. Napasulyap sa kanya si Simon ngunit nag-iwas si Belle. Ayaw naman sana niyang isipin ito na porkit may naganap sa kanila ngayon, magiging mahalaga na siya kay Simon. Dahil day off ni Belle, bonding time na naman nila ng kanyang mga anak. Normal naman ang mga naging araw ni Belle sa trabaho, kahit na may naganap sa kanila ni Simon. Habang ang ina niya, wala namang ideya na naisuko na pala ulit niya ang bataan sa ama ng triplets. Mama, sa park po ba ulit tayo? Tanong ni Kiko. Wala si Larkin para samahan sila. May emergency meeting daw kasi ito dahilan para hindi talaga makapunta. Ngunit na nga ako ito nahahabol anytime basta matapos ang meeting. Saan ba today mga anak? Tanong niya upang hayaan ng mga ito na mag-decide. Sa mall. Si Kevin ang sumagot. Yeah, sa mall naman mama. Sang-ayon ni Kiel. Pag sa mall, huwag malikot, okay? And please lang Kiel, huwag mong dalhin ang chess mo. Pakiusap niya sa panganay, pumayag naman ito. Lingid sa kaalaman ni Belle na sinusundan at nag-utos na si Simon para imbestigahan silang mag-iina. Sir, susundan ho ba? Tanong ni Darwin na makasakay sa taxi ang mag-iina. Sundan mo lang, huwag mong pabayaan na mawala sa paningin mo ang taxi na sinasakyan nila. Opo sir.
Nakatuon si Darwin sa taxi nang muli itong magtanong. Sir, anak mo ba ang triplets na iyon? Hindi agad siya nakasagot. Inaalam ko pa, Darwin. Sana nga anak ko na lang sila, Darwin. Sana nga. Ito ang hiling ni Simon. Eh, sir, paano kung anak mo nga sila? Magagalit ka ba sa ina nila? I don't know. Dapat ba magalit ako, Darwin? Naitanong na lang din ni Simon dahil wala talaga siyang ideya sa dapat niyang maramdaman. Una, bakit niya inilayo ang mga ito, sir? Pangalawa, baka naman mali lang po ang akala mo. At last, sir, kung anak mo nga sila, dapat kang maging masaya dahil hindi ka na, sir, gagambalain pa ng mami at daddy mo kasi may anak na po kayo. Paliwanag ni Darwin. No, hindi ako magiging masaya dahil hindi na nila ako nagugulo. Kundi magiging masaya ako kapag nagbunga nga talaga ang isang gabing pinagsaluhan namin ni Belle. Nakita niya ang pangiti ni Darwin. Sir, bihira na ang gaya mong lalaki na green flag. Huminto ang taxi sa isang mall. Ipinaparada na ni Simon ang kotse at agad na bumaba upang sundan ang mag-ina. Ngunit ang hindi alam ni Simon ay talagang ayaw siyang lubayan ni Celeste, kaya naman nakasunod din ito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba't kinakalantari siya ng malanding assistant niya? Galit na sambit ni Celeste. Dahil elegante ang suot o porma niya, hindi siya nag-agaw eksena. Ayaw niya ng iskandalo lalo't may imahe siyang iniingatan. Eh ang assistant ni Simon, wala naman itong iniingatan kaya napakalakas ng loob nito. Inunahan niya si Simon dahil bago pa man ito makalapit ng tuluyan sa assistant nito na may kasama pang tatlong asungot, yumapos na siya kay Simon na parabang plano talaga nilang magkita. Babe, nandito ka na pala. Sorry, nahuli yata ako. Sorry, babe. Nagulat na lamang si Simon. Napasulyap siya sa assistant na nagulat din. Hi, nandito ka rin pala. So, sino pala sila? Anak mo? Binigyan niya ng nakakadiring ngiti si Belle. Ah, oo, mga anak ko sila. Hi, sir, magandang araw. Bati nito kay Simon. Nandito ako para igala ang mga anak ko. Mauna na po kami. Maglilibot pa po kasi kami. Magde-date naman kami. Natawa pa si Celeste. Sana lang mag-enjoy kayo. Pahabol pa niya bago inirapan ng ito ay makatalikod. Inalis ni Simon ang nakapalupot niyang braso. Leave me alone, Celeste. Hindi ka na talaga nahihiya? Basta ka na lang sumusulpot na parang stalker. Bakit ba mapilit ka? Napairap si Celeste. May anak na si Belle. Nakita mo naman, di ba? Bakit ba nandito ka pa? Gusto mo sa nilawayan na ng iba at naanakan na? Nandito ako, Simon. Sa'yo lang ako. Nakakahiya ka. Mariingwi ka nito habang matalimang titig sa kanya. Wala kang alam kung sino ang babaeng yan sa buhay ko, Celeste. At wala kang karapatan na sabihin ang hindi at ang dapat kong gawin. Gusto ko lang naman na mapalapit sa'yo. Naluluhang wika ng babae. Bakit? Maganda naman ako ah. Modelo ko na may magandang karir at maaari mong ipagmalaki sa kahit na sino. Hindi kita gusto. Hindi kita kailanman magugustuhan. Naiintindihan mo ba? Nilagpasan na siya ng lalaki. Nakita ni Simon ang mag-iina sa playground. Boss, bawal pong pumasok. May bayad po ang matanda. At saka nasan po yung batang kasama mo? Ito ang tanong ng staff na nagbabantay. Nakita mo ba ang mag-iinang yun? Pamilya ko sila. Turo niya kina Belle at sa triplets. Matapos magbayad, pinapasok na siya nito. Dumiretso siya kung nasaan si Belle. Nagulat pa nga ito kung paano siya nakapasok kasi wala naman siyang kasamang bata. Bakit iniwan mo si Celeste? May date kayo, di ba? Tanong ni Belle sa kanya. Hindi totoong may date kami. Bigla na lang siyang sumulpot. It's you. Itinuro siya ng panganay na si Kiel. Nakita mo na siya, anak? Nakilala mo na siya? Tanong naman ni Belle. Siya yung lalaking nakalaro ko sa park ng chess. Boss mo siya, mama, right? Ipinakilala kasi niya ang sarili niya sa akin pero hindi ko sinabi sa iyo kasi ayoko magalit ka. Sinabi ko kasi na huwag kanyang pahirapan sa trabaho. Paliwanag ni Kiel. Don't worry, hindi ko siya pinahihirapan. Sagot ni Simon. Magaan ang loob niya sa mga ito. Konting-konti na lang talaga malalaman niya na ang katotohanan. Hindi na magagawang magsinungaling ni Belle oras na may matibay na siyang ebidensya na tama ang kanyang hinala. Tila ba nabalisa si Belle sa nalaman? Nasaan pala ang dad nila? Tanong niya nang maging abala na ang triplets sa paglalaro. Wala silang ama. Napaiwas ito ng tingin.
Wala talaga silang kinalakhang ama. Sa tingin ko, malapit na ako sa katotohanan, Belle. Nagulat ito at tila ba maluluha na. Mama! Mama, dito tayo! Tawag ni Kiko, kaya naman naputol ang kanilang usapan. Nararamdaman ni Belle na alam na ni Simon ang totoo. Malapit na ito kaya't malakas ang loob nito. Dapat yatang bago pa ito may makuhang ebidensya na tama ang hinala nito, unahan niya na itong magsabi. Napabuntong hininga siya. Salamat po sa mga toys! Natutuwa si Kiko sa dami ng laruan na pinamili ni Simon para sa mga ito. Pinapasok na muna ni Belle ang mga bata sa loob habang sila na lang ni Simon ang natira sa labas. Pwede bang bukas magkita tayo? Ititext ko ang lugar kung saan. Sana makapunta ka. Darating ako kahit anong oras, Belle. Sagot sa kanya ni Simon, hinaplos nito ang buhok niya. Ikaw lang ang hinihintay ko, Belle, ikaw lang. Naniniwala ako na maaaring maayos ang naudlot at nasayang na panahon. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Naniniwala akong hindi pa. Pigil ang luha ni Belle. Sana nga, Simon. Sana hindi pa. Malaman ang naging sagot ni Belle. Umalis na si Simon. Siya naman ay pumasok na sa loob na malakas ang kabog ng dibdib. Nak, pwedeng mag-usap tayo? Tanong ng kanyang ina. Nakatingin lang sa kanya ang kanyang ama habang ang mga anak niya abala sa mga laruan na binili ni Simon. Ma? Nak, may dapat ba kaming malaman? Alam mong nire-respeto namin ang bawat desisyon mo. Alam mong mahal na mahal ka namin. At kahit ano pang mangyari, hindi ka namin pababayaan. Sabihin na natin na disappoint kami nung una. Pero hindi ka namin matitiis. Pati mga kapatid mo nag-aalala na sa'yo kahit nasa malayo pa sila. Palagi nilang kinakamusta ang kalagayan mo sa kumpanya. Lalo't napakalapit mo sa ama ng triplets. Anak, tapatin mo nga ako? May relasyon na ba kayo ng lalaking yun? Bakit parang nagkakaintindihan na kayo? Sabi na nga ba't magtatanong ang ina niya? Makakalma lang, pwede po. Una, gusto kong sabihin na bala ko na pong sabihin kay Simon na siya ang ama ng triplets. Pangalawa, opo, may pagkakaintindihan po pero malabo pa po para sa akin. Lalo't wala naman kaming label. Ma, sabihin mo nga, mali po ba yung desisyon ko? Gustong marinig ni Belle ang payo ng kanyang nanay. Hindi. Tama lang anak. Dahil bilang ama ng triplets, may karapatan siyang malaman. Ano man ang kalabasan, maganda man o pangit, dapat natin itong tanggapin. Salamat po mama. Yumakap siya sa kanyang ina habang nanggigilid ang kanyang luha. Handa na niyang alisin ang bakod na ginawa niya. Maagang gumayak si Belle. Simple lang ang attire niya dahil sa park lang naman niya pinapunta si Simon. Nauna siyang dumating. Parang uulan pa nga kasi makulimlim. Wala pa naman siyang dalang payong para sa ulan mamaya. Hinintay lang niya si Simon. Upang hindi mabagot, ay nagtingin-tingin na muna siya sa batang nagtatakbuhan. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga bata. Nagulat siya nang may tumabi sa kanya. Inaasahan niyang si Simon pero hindi. Si Celeste ang kanyang nakita at simple lamang itong nakangiti. Ngunit ramdam niya ang presensya nito na may galit ito sa kanya. Paano mong nalaman na pinutol siya nito? Maraming nagagawa ang pera, Belle. Sagot nito mula sa mahinang boses. Tila ba napakakalmado nito? Bakit ka nandito? Para ba insultuhin na naman ako? May epekto pa ba sa iyo yun? Sa tingin ko manhid ka na para sa mga insultong ibinabato ko. Nandito ko para kausapin ka. Para pakiusapan ka. Para akong tanga, di ba? Ang tapang-tapang ko lately. But look at me now. Para akong maamong kuting. Alam ko kasi na kahit magalit ako at kahit anong gawin kong insulto, hindi siya mapupunta sa akin. Sa totoo lang, anong laban ko sa'yo? Eh may anak pala kayo. Nagulat si Belle. Paanong nalaman ni Celeste? Mas nauna pa niyang malaman, don't worry.
Pero sa huling pagkakataon, napabuntong hininga ito at tumayo. Humarap ito sa kanya bago lumuhod. "Pwede bang pabayaan mo na lang si Simon sa akin? Belle, pwede bang akin na lang siya? Hindi ko siya ipagdadamot sa triplets. Pakiusap, huwag mo siyang kuhanin sa akin." Lumuluha si Celeste. "Mahal na mahal ko si Simon. Hindi mo pa siya nakikilala, mahal ko na siya. Nasa tabi na niya ako, Belle." "Pakiusap, huwag mong gawin ito sa sarili mo, Celeste. Matapang kang babae, maganda at mayaman. Napakaraming lalaki ang patay na patay sa'yo. At isa pa, hindi naman ako ang magdedesisyon, Celeste, kundi si Simon." Inalalaya niya itong tumayo. "Malis ka na lang, pakiusap. Bibigyan kita ng 10 milyon para makapagsimula. Iwan mo na sa amin ang mga bata. Aalagaan ko sila na parang tunay kong mga anak. Pakiusap, umalis ka na lang, Belle." Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Celeste. "Sa tingin mo ba pera ang dahilan, Celeste? Hindi ko inihabol ang anak ko sa kanya. Kahit pa nung nalaman kong ubod pala ng yaman ng ama nila. Tapos susuhulan mo ko na para iwanan ng mga anak ko? Bakit? Ano bang tingin mo sa kanila? Tuta na pwedeng ipamigay o ipamili?" Tumulo ang luha ni Belle. "Hindi ako namatay nung iniluwal ko sila. Pero sa hinihiling mo, yun ang ikamamatay ko, Celeste. Hindi mo alam ang sakit na naramdaman ng isang ina kapag nawala yung anak niya. Hindi tuta ang mga anak ko, tandaan mo yan." Natigilan sila nang biglang sumulpot si Simon. Nakita nitong lumuluha siya. "Umalis ka na," utos niya kay Celeste. Ngunit ayaw nitong sumunod. "Umalis ka na!" Malakas itong napamura dahil sa galit. Huminto ang itim na kotse at agad na lumabas ang ina ni Celeste. "Celeste! Celeste, halika na!" "No, hindi ko kayang mapunta siya sa iba. Mahal ko si Simon at hindi lang dahil sa inutos ni Daddy." Napahagulgol na si Celeste. Ngunit ipinilit itong isakay ng ina sa kotse habang ang dala ni Celeste na kotse ay ang tauhan na nito ang nagdala. Maging si Belle ay napahagulgol na lang nang makaalis ang mga ito. "Pakiramdam ko ang sama-sama ko." "Shh, tahan na. Bakit ba hindi ka nagagalit ngayong alam mo na?" Sinuntok niya sa dibdib si Simon. "Bakit ang bait-bait mo pa rin?" Ngunit yakap lang ang itinugon nito sa kanya. Pinakalma siya ni Simon. "Tumahan ka na, hindi naman ako galit. Hindi ko kayang magalit sa'yo, Belle." Wika pa nito na mas nakapagpaantig sa kanyang puso. "Bakit? Bakit hindi mo man lang ako sumbatan? Ako ang dahilan kung bakit nalayo sa'yo ang mga triplets. Mauunawaan ko naman, Simon. Handa akong tanggapin anuman ang galit na ibabato mo sa'kin." "Bakit? Pag nagalit ba ako, maibabalik ba ang dati, Belle? Hindi naman na, diba? Wala namang mangyayari kahit magalit pa ako o kahit kamuhian pa kita. Parehas lang naman tayong masasaktan kung gagawin ko pang komplikado ang lahat. Alam mo, gusto ko na lang na maayos natin ang nasayang na panahon. Sana matanggap din nila ako. Gagawin ko lahat para lang maipaliwanag sa kanila na kasalanan ko ang lahat." Luhaan si Belle. "Pangako, tutulungan kita, Simon. Dapat sa aking sila magalit at hindi sa'yo." "Shh! Ayokong gawin mo yon. Hindi mo aakuin ang bagay na yon, pwede ba? Hayaan mong ako ang magpaliwanag sa kanila kung bakit ako nawala ng mahabang panahon. Hindi natin sila tataniman ng kasinungalingan. Sasabihin natin sa kanila na desisyon nating dalawang hindi habulin ng isa't isa. Ngunit dahil sa tadhana, ito na tayo ngayon. Muli tayong binuo. Naniniwala akong tadhana ito, Belle." Niyakap siya ni Simon. "Stop crying, hindi ako galit. Pananagutan kita, Belle." Napangiti si Simon. "Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na masabi ito sa'yo. Hindi ka nawala sa isipan ko, Belle. Hindi kita magawang kalimutan. At kahit hindi na kita nakita ng matagal, mas lalong lumalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam na pwede pa palang mangyari ito, Simon. Sobrang natatakot ako nung makilala mo ko. Inisip ko agad na baka kuhanin mo ang anak ko. At gusto ko lang ding malaman mo na hindi talaga kita nakilala that night. Kaya wala akong ideya kung sino ang ama nila. Wala kang dapat ipaliwanag, Belle. Tahan na. Puntahan na natin sila." Aya sa kanya ni Simon. Hindi maipaliwanag ang kaba ni Simon habang binabaybay nila ang patungo sa bahay nila, Belle. Hindi niya pa nga alam kung anong magiging unang salita niya kapag nakita niya na ang triplets.
Nakaharap naman niya na ang isa sa mga anak niya, si Kiel. Ngunit hindi pa rin niya alam ang dapat niyang sabihin ngayong magpapakilala na siya bilang ama ng mga ito. Magagalit kaya ang mga ito? Iiyak ba sila? Itataboy ba siya ng mga ito? Ito ang sari-saring tanong na pumapasok sa isipan ni Simon. Tara na, aya ni Belle. Nandito lang ako sa tabi mo, Simon. Hinawakan nito ang kanyang kamay upang palakasin ang loob niya. Umiti siya ngunit hindi na nagsalita pa. Pumasok sila sa bahay at tumambad ang ama't ina ni Belle na abala sa pag-aasikaso ng mga anak nila. Hindi na nagulat ang mga ito nang makita silang magkasama. Ngunit ang triplets agad na lumapit sa kanila. Mama! Masiglang wika ng bunsong si Kiko. Sir, salamat po sa mga laruan. Natuwa po talaga si Kiko at iniingatan po namin ang mga binili mo para sa amin. Segunda naman ni Kevin. Ngumiti si Simon sa mga ito. Lumuhod siya upang pumantay. Sumenya siya sa mga ito na lumapit sa kanya. Sumunod naman ang triplets habang walang ideya. Mga anak, may nais sana akong sabihin. Inunahan siya ni Belle. Hindi ba tinatanong ninyo ang daddy ninyo? Ngayon gusto ko na siyang ipakilala. Kiko, Kevin at Kiel. Isa-isang tinignan ni Belle ang kanilang triplets. Si Simon na ipinakilala kong boss ko. Siya ang ama nyo. Hinintay ni Simon ang reaksyon ng mga bata. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa tatlo na nabigla sa nalaman. Pero bakit ngayon lang po kayo nagpakilala? Bakit hindi pa po nung una? Bakit po ang tagal po? Si Kiko ang unang nagtanong. Why did you leave us? Hirap na hirap si mama sa amin. Sumabat na si Kiel. Anak, hindi niya kasalanan. Pinutol na ni Simon si Belle. Siya na ang dapat magpaliwanag. Mga anak, alam kong malaki ang pagkukulang ko. At mas lalong taon ang nasayang. Bata pa kayo para maunawaan ang dahilan namin ng inyong ina. Ngunit nais ko lang sabihin na komplikado ang sitwasyon namin noon. Walang kasalanan ng inyong ina. At kung magagalit kayo sa akin, mauunawaan ko din. Ngunit dahil nandito na ako, hindi na ako mawawala pa mga anak. Ibibigay ko ang buhay na nararapat para sa inyo. Lahat ng pinagsumikapan ko ay para sa inyo mga anak ko. Nanggigilid ang luha ni Simon. Pigil na pigil siya. Ngunit nang tanggapin siya ng mga ito bilang ama nila, dito na umagos ang mga luhang pinipigilan ni Simon. Mga anak ko. Labis ang saya ni Simon. Pakiramdam niya'y nabuo siya at nawala ang kulang sa puso niya na noon niya pa nararamdaman. Masayang pinagmamasdan ni Belle ang mag-aama na magkakayakap. Napakaganda at napakasarap nilang pagmasdan, di ba? Sabi ko naman sa iyo anak, sabik sila sa ama. Pasalamat na lang din tayo na ang ama nila ay mabuting tao at hindi tumatalikod sa obligasyon. Kamusta na ba kayo? Nakapag-usap na ba kayo ng maayos? May plano na ba para sa mga bata? Wala naman ba siyang balak na ilayo ang triplets sa'yo? Ito ang sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Natawa si Belle bago sumagot. Hindi mama, gusto po ni Simon na mabuo po kami bilang pamilya. Mama, mahal niya po ako noon pa man at mahal ko din naman po si Simon. Sa tingin ko po, sapat ang nararamdaman namin para maging isang masaya at buong pamilya po kami. Ito ang paliwanag ni Belle. Talaga? Tadhana nga naman. Hindi ko na po binabakuran ng puso ko, mama. Hinayaan ko na po ang sarili ko na mahulog na rin sa kanya. Masaya po ako sa naging desisyon ko. Muli siyang napasulyap sa mag-aama na ngayon, masaya nang nagkukwentuhan. Paano ang mga magulang ni Simon? Sa tingin mo ba walang magiging problema? Sa ngayon ito ang hindi masasagot ni Belle. Ngunit umaasa siya na sana'y walang maging hadlang para sa kanila ni Simon. Natanggap ng triplets si Simon kaya naman hindi mawala ang ngiti niya kahit na pauwi na siya sa kondo. Naibalita niya na ito sa kanyang mga kapatid at alam niyang pag-uwi niya ay nasa kondo na ang mga ito at hinihintay siya. Sabog na nga ang cellphone niya sa mga notifications. Napakaraming calls at texts ang pumapasok sa kanya. Ngunit pinili niya na munang huwag sumagot. Gago, totoo ba? Tanong agad ni Calix. Hindi pa siya nakaupo ay sinalubong na siya nito. Bro, may triplets ka na pala. Gosh, ibang klase kang tumirada. Sharpshooter pala. Naiiling pa si Andrew. Nakilala ka na ba nila? Sa sobrang saya nila mami at daddy baka mahimatay pa ang mga yun. Sabat naman ni Migo.
Sa wakas, may una ng mag-aasawa. Natutuwang sabi pa ni Calix. Pwedeng maupo muna ako? Bakit naman sumugod pa kayo? Naibalita ako naman na eh. Napasulya pa siya kay Darwin na natatawa. Sana hindi mo pinapasok ang mga ugok na to. Hey, don't be rude to us. Excited lang kami na may pamangkin na pala kami at triplets pa. Saad ni Andrew. Paano na si Celeste? Singit ni Calix. Broken-hearted ang babaeng yun. I don't care about that woman. Si Bella at ang mga anak namin ang mahalaga sa akin. Diretsahang sagot ni Simon. Samantalang ilang araw lang ang lumipas, ay nagsabi na si Simon kay Belle na ipapakilala na siya nito sa mga magulang nito at sa mga kapatid. Ma, ayos lang ba? Sure ka, ma? Hindi mapakali si Belle. Hindi kasi niya alam kung ano ba ang dapat niyang isuot. Dapat ba bongga siya? Dapat bang simple lang? Eh, magpambahay na lang kaya siya. Napasabunot si Belle sa buhok niya. Ma, nahihiya ako. Hindi ko alam ang isusuot ko. Natawa naman ng kanyang ina. Nak, maging natural ka lang. Simple lang ay sapat na kung talagang hindi sila mapanghamak. Ipanatag mo ang loob mo dahil si Simon ay nasa tabi mo. Hindi kanya pababayaan. Nakikita ko sa mga mata niya na mahal ka niya. Kumalma naman si Belle. Sa tingin mo ba, mama, magugustuhan nila ako? Matatanggap ba nila ang mga anak ko? Natatakot ako masaktan lang kami ngayong tinanggap na namin ang buong puso si Simon. Sana lang, ano man ang mangyari, hindi niya kami iwan. Hindi maganda ang nag-iisip agad. Ikampanti mo yung puso mo. Ito lamang ang naging payo ng kanyang ina. Itinatak naman niya ito sa kanyang puso't isipan. Ngayong araw ang nakatakdang araw para makilala nila ang mga magulang ni Simon. Nakagayak na ang triplets, siya na lamang ang hindi pa. Mamaya pa naman sila susunduin ni Simon kaya't marami pa siyang oras para magayos. Bandang alas 11 ay dumating na ito. Doon na daw kasi sila manananghalian dahil naghanda daw ang mga magulang ni Simon. Isang eleganteng maedad na babae ang agad na sumalubong sa kanila. Nahihiya pa ang triplets kaya naman nagtago ang mga ito sa likod ni Simon. Umiti naman si Belle. Hindi niya alam ang dapat niyang sabihin kaya ngiti lang ang naibigay niya. Ikaw ba si Belle? Nakangiti nitong tanong. Opo, ma'am. Kumunot ang noo ng ina ni Simon. Ma'am? Bakit mamang itatawag mo sa akin? Eh, gayong magiging asawa ka na ng aking panganay. Iha, call me mommy not mom. Yakap siya nito. Nice to meet you, Iha. Masayang-masaya ako sa ibinalita ng aking anak. Napasulyap ito sa triplets. Mga apo, tawag nito sa tatlo. Naluluha pa nga ito sa sobrang kasiyahan. Lumapit na rin naman ang ama ni Simon. Kids, huwag nang mahiya. Sila ang lolo at lola ninyo. Say hi to them. Utos ni Simon. Nauna si Kiel bago nagsilabas na rin ang dalawa. Bumati ang mga ito. Nagulat na lamang si Belle nang may tatlong lalaki ang lumabas at kinuha ang kanilang mga anak. Mga kapatid ko, bulong ni Simon sa kanya. Nakita naman niya na hindi natakot o umiyak ang triplets kaya napanatag ang loob niya na baka komportable na ang mga ito. Inaya naman na sila ng ina ni Simon upang kumain. So may balak na ba kayong magsama? Tanong ng ama ni Simon. Nasamid si Belle dahil siya'y nagulat. Hindi niya inaasahan na ito pala ang unang itatanong ng mga ito. Oo nga naman, ano bang balak nila? May plano ba after nito? Ngunit sa ngayon kasi, alam pa lang nila ay mahal nila ang isa't isa. Wala pa silang kasunod na hakbang. Inabutan siya ng tisyo ni Simon. Plano ko na, Daddy. Gusto ko sanang hingin ng tulong ng lahat para sa kasal na gusto ko. Ngunit bago yun, kailangan ko munang tanungin ang bride ko kung gusto niya ba akong pakasalan. At isa pa, hindi naman sa masyado ako mabilis. Ayoko lang kasi na lumipas na naman ang mga taon. Siguro'y kapag maayos kong nakausap ang magulang ni Belle tungkol sa bala kong pagpapakasal. Tsaka na ako kikilos para ayusin ang kailangan para sa wedding. Si Simon ang nagpaliwanag. Napaawang naman ang labi ni Belle. Talaga ba? Pakakasalan agad siya ni Simon? That's good. Masaya ako marinig yan. Don't worry, son. Nandito lang kami sa likod ninyo't nakaalalay. Matapos ang pag-uusap at ang lunch, nagpahangin na muna sila ni Simon sa labas habang ang triplets inaasikaso ng magulang ni Simon. Hindi ba nabibigla ka lang, Simon? Bigla na lamang naitanong ni Belle. Saan? Sa pagpapakasal sa akin. Ayokong...
hindi na siya pinatapos nito dahil hinagkan siya ni Simon. Sa tingin mo ba nabibigla ako? Sa tagal ng panahon na nangulila ako sa iyo, Belle, hindi ako nabibigla. Ayokong maulit ang dati na nawala ka sa akin. Ngayon pang may triplets na tayo, gusto kong dalhin ninyo ang apelyido ko. Nais kong ibigay ang lahat-lahat sa inyo, Belle. Natutuwa lang ako na sobra mo kong mahal. Hindi ka nagalit sa akin o nagtanim ng sama ng loob. Hindi ko alam kung paano masusuklian ang mga... Muli ay hindi siya nito pinayagang matapos magsalita. Shh! Wala kang ibang dapat gawin, kundi ang manatili sa tabi ko, Belle. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Simon. Muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Isang buwan lamang ang naging paghahanda para sa kasal nila Belle at Simon. Dahil marami ang katuwang sa pag-aasikaso, mabilis lamang ang naging proseso. Ganap na silang mag-asawa. Masaya pa rin't walang nabago kahit nakasal na sila. Mas naging sweet pa nga ang asawa niyang si Simon. At palagi itong may quality time sa mga anak nito, lalo na sa kanya. Dahil malalaki naman na ang kanilang triplets, binabalak nilang sundan ang mga ito. Sexy time. Bulong ni Simon. Pasimula pa lang sana sila nang biglang may kumatok sa pintuan. Mama! Mama, I want to sleep there. Boses ito ni Kiko. Natawa si Belle habang si Simon napabuntong hininga na lamang. Sorry, bawi ako bukas. Wala naman sila bukas, diba? Don't worry, sa'yo lang ako bukas. Saad niya upang mawala ang tampo nito bago binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanya ang tatlo. Me too, wika ni Kevin. Wala akong kasama sa room, so no choice. Naiinis na saad naman ni Kiel. Pinapasok niya ang mga ito. Diretso ang tatlo kay Simon. Ngayon ay masikip na sila kaya naman no choice si Simon kundi ang maglatag sa ibaba. Natatawa si Belle habang ang mga anak nila nakayakap sa kanya kabilaan. Dad, are you okay? Tanong ni Kiel na katabi ang ama. Mas pinili nitong tumabi sa ama nito. Yeah, no choice, sagot ni Simon. Napabuntong hininga ng sabay ang mag-ama. Me too, ramdam kita, Dad. Tinapik pa ni Kiel ang balikat ng ama bago tumalikod dito. Habang si Belle naman ay natawa sa dalawa and at the same time naawa siya sa kanyang asawa. Simula kasi nang magsama sila sa isang bubong, bihira na itong makasalisi sa kanya dahil palagi nakaligid ang mga bata. 2 oras pa't nakatulog na ng mahimbing ang mga ito. Dahil hindi niya matiis ang asawa, kinalabit niya ito at nang magising, pinasunod niya ito sa kanya. Kinukusot pa nito ang mga mata nito nang lumabas. Pumunta sila sa room ng mga bata. Napangiti ito nang malaman ang ibig niyang sabihin. Natawa pa siya kasi parang nagulat pa ito at tila ba naging inosente. Sorry, alam kong nahihirapan ka. Niyakap niya ang asawa. Hindi mo ko dapat inaalala. Ayos lang ako, Belle. Nakakatiis ako. Basta ang mahalaga. Masaya ang mga bata at masaya ka. Napangiti si Belle. Tulog na sila. Pwede mo na akong gapangin. Biro niya pa rito. Mabilis pa kay The Flash si Simon nang ihiga siya nito sa kama. Masaya't buong pusong ipinaubaya ni Belle ang sarili niya sa kanyang asawa. Nakailang rounds din sila ni Simon. Sulit na sulit, simula nung madalang na silang magtabi. Gawa nga ng gusto ng triplets na palaging nakatabi sa kanila. I love you, Belle. Humahangos pa si Simon dahil kakatapos lang nila. Yumakap siya sa kanyang asawa bago sumagot. Mahal din kita. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Na pinili ko ang makasama ka, imbis na ako milala ng iba. Salamat, Simon. Salamat na bumalik ka sa buhay ko upang buuin ang pamilya natin. Isang halik sa noo niya ang kanyang naramdaman bago nakatulog na ng mahimbing katabi ang pinakamamahal niyang si Simon Madrigal.